Ang lalaking tumakbo papalabas ng airport at hindi na nakita ulit. Siya si Lars Mittank na isang 28 years old German national na ipinanganak noong February 9, 1986. Normal na tao lang si Lars na meron siyang trabaho, girlfriend, mga kaibigan at pamilyang nagmamahal sa kanya. June 30, 2014, nagpunta si Lars at ang kanyang mga kaibigan sa Golden Sands Resort in Varna, Bulgaria para magbakasyon. Masaya naman sila na nag-enjoy lang sila sa beach, nagka-club and everything na talagang parang nagbabakasyon lang. Isang gabi ay pumunta sila magkakaibigan sa isang bar kung saan merong nakaaway si Lars tungkol sa football dahil sa magkaiba ang team na sinusuportahan nila. Dahil sa gulo na yon, umalis sila pero bigla na lang nawala si Lars. Hinanap siya ng mga kaibigan niya pero kinabukasan, bumalik din siya sa hotel at sinabing binugbog daw siya ng apat na lalaking nakaaway niya kagabi sa bar. July 6, 2014, pauwi na sana sila pero nagpa-check up muna sila sa doktor kung saan sinabing may mga injuries siya galing sa pagkakabugbog. Basag ang kanyang panga at meron siyang ruptured eardrum na nagpapatunay na binugbog nga siya. Dahil sa injury niya sa tenga, naresetahan siya ng doktor ng gamot at sinabihang hindi muna siya makakauwi kasabay ang mga kaibigan na paalis na sana nung araw na yon. Mayag naman siya at sinabihan ng kanyang mga kaibigan na mauna na sila at susunod na lang siya kung saan siya lumipat ng isa pang hotel ng isang gabi sa Hotel Color, Varna. Habang nandun siya sa may hotel, maraming nakapansin kakaiba daw yung galaw niya. Ayon sa mga nakakita, napaparanoid daw si Lars at sinasabing hinahabol daw siya ng mga taong bumugbog sa kanya. Nakita rin sa isa sa mga CCTV na ilang oras daw nagtago habang takot na takot si Lars sa loob ng elevator. Dito na nga tinawagan ni Lars yung nanay niya at sinabing i-cancel ang credit cards niya dahil may mga taong gusto siyang nakawan at patayin. July 8, 2014, pumunta si Lars sa Varna Airport at nakipag-usap sa doktor doon para alamin kung okay na ba yung tenga niya at pwede na ba siyang makauwi. Pero habang nag-uusap si Lars at yung doktor, may biglang pumasok sa loob ng kwarto na ikinagulat ni Lars at nagsisigaw siya. Sinabi ni Lars na, "I don't want to die here and I want to get out of here." Bigla na lang siyang tumakbo papalabas ng airport at iniwan ang kanyang mga bag na sa pagmamadali niya, naiwan niya yung mga gamit niya tulad ng wallet, cellphone and passport. Nakuna naman ng mga CCTV ang pagtakbo niya hanggang sa labas pero ito na pala yung huling beses na makikita siyang buhay. Or makita siya at all. Hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung anong nangyari o kung nasan man si Lars at ang CCTV footage ng huling sandali niya ay mapapanood sa YouTube. Maraming theory about sa kung ano talagang nangyayari nung araw na yon katulad ng may humahabol nga talaga kay Lars. Or na naapektuhan ang pag-iisip niya dahil sa head injury niya plus pa yung gamot ay binigay sa kanya na baka nag-side effects tulad ng paranoia and hallucination kung saan baka nahalo kung meron siyang tinik na drugs habang nagbabakasyon. Di naman sumusuko ang nanay ni Lars na mahanap siya kahit 9 years na ang nakalipas at wala pa rin mahanap na closer evidence kung nasan siya. I hope na somehow buhay pa siya at makauwi siya sa mga pamilya at kaibigan niyang nagiintay sa kanya simula nung nawala siya.